Hello guys, welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So ngayon guys, no, nandito tayo ngayon sa tabi, yun, sa tabi ng dagat. Yan, nakikita niyo yung ano na yung purok na yan. So mayroon akong daladalang bag dito. So ang laman nito ay mga pagkain at merinda ng ating mga tawag nito, mga gumagawa doon ba sa ating maliit na farm, kambing. So dala tayo ng kanilang merinda at ulam. So kaya yun, para hindi sila maano, kumbaga yun, tapos magano ng merinda sila. Tapos may kape na rin ako dito para masarap yung magtatrabaho nila. Kaya ngayon tara, samahan niyo ako tayo. Siyempre, gusto ko lang shout out si Gaw. Gaw, puri panglag. Yan, Gaw. Nandito na ako ngayon sa teritoryo mo. Ikaw na may wala. Ako nandito, ikaw na may wala. Kaya ngayon, kung saan ka man ngayon, yun, ingat na lang palagi dyan. At sana magkita tayo at pagbalik mo dito. So tara, samahan mo ako at maglalakad na tayo papunta rin. So tara. Dito na, naglalakad na tayo. Ito yung ating nilalakaran guys nung tayo'y nag-aaral. Ngayon, kasi yung bahay talaga namin dati doon sa ating pupuntahan ngayon, doon sa bukit-bukit sa may lagpas ng Sitio Carita. So yun, yan, dito tayo ngayon at naglalakad. Yan. Kung nakita nyo yan guys, yan. Yan na yung ngayon, low tide siya. Pero meron pa talagang as in, yung nakikita nyo yung dagat na yan, na natutuyuan talaga yan. Yan. Mga bangkaw. Diyan tayo, pag wala tayong ulam, yan, mantutungkab lang ng mga ano dyan, mga bato. Yung mga halamang dagat baga, mga shell, yan ganyan. Ito, pag maalon sa dito, pag high tide, talagang hindi makakaraan yung tao dito, hindi tayo makakaraan. So mayroon din naman daanan doon sa bukid, yun nga lang, aakit tayo at talagang hingal, hingal kalabaw. Siguro ngayon sa ano ko, talagang hindi na ako makaakit doon. Ang bigat na natin. Mamayang hapon magka-high tide na to eh. Kaya sana pag-uwi natin mamaya, baka makapag ano na tayo, sasakay na tayo ng bangka. Pagdating doon sa Karitang, kasi may mga bangka naman ah. Doon tayo sasakay pa uwi dito. May nanay ko yung bagong project si Jens karon. So yun guys, no, yan. Diyan tayo pupunta. Andyan yung ating yan, aming mga nyugan. Yan yan, mga nyug na ikita nyo. Yan. So diyan yung bahay namin. Yan sa ilalim ng nyug na yan. Diyan yung bahay namin dati. Kaya ilang taon na ako hindi naka-uwi. Kaya ngayon namin miss ko talaga. Yan. Yung mga bakawan yan. Ang bilis pa lumaki yung mga nyug na, oh. Dulo, tinan mo dulo. Taas na, oh.
Mga pinapaka tuig, balik ni Madre. Karang kawya, dagun na. Green na green talaga, ang sarap. Kaya guys, dyan natin, ano guys, sa ilalim ng nyug niyan, andyan yung ating farm. Andyan natin tinayo. Small farm. Sa gana, ganyan yung kanding diha. Yeah. Ito dito guys, pag low tide, nakakatihan siya. Yan niya iputik. Kaya di tayo makakadaong doon sa mismong malapit sa aming bahay. Kaya dito talaga tayo dadaan sa may ano niyan, yung tawag sa amin, dawitan niyan, yung naghatira ng mga bangka. Yeah. Ay, pukot. Oo nga, no? Ayan. Pag high tide, talagang taas ang dagat, diretso yun doon sa may, and may butas, yun, nakikita may butas doon. Yan, may butas. So, yun guys, no, yun, andito na kami sa ating lupa at mga nyugan. Yan. So, pull guys, nung kami maliliit pa, ito talaga yung kinukuha namin ng ayan, yung pagsasaka ng nyug. Yan. Sakahan. Pinakaano namin itong kupra. Ito lang ang hanap buhay namin dito. Pagkukupra. Yan. Tapos, pag sa malinaw naman ang dagat. Ano? Dagat yan. Meron kaming lambat yan. Yan, yung bangka na yan. Meron ka. Pero hindi sa amin yan. Sa aking kapatid. Green na green yung mga nyug eh. Oh. Tataas ang mga nyug. Oh. Yan guys, yun ang ating mga nyug. Yan ang bumubuhay sa amin noon. Nung tayo andyan pa. Ay, ang gando niya sa dulo. Ang gando sa bukit na yun. Nakikita niyo yung yun, nakikita niyo. Yan ang gando niya sa packet. So yun guys, no, ito na yung ating pinakasilbing bakod. Ito yung lambat na to. So yun talaga binili ko kasi yan. Ito yung lambat na ating gagawin, pinakasilbing bakod natin sa ating gawing maliit na farm. So yun. Ito gagawa ko na ano, gagawa ko lang pinakasilungan nila para in case man na umulan or ano man sila, mayroon sila matatakbuhan. So hindi pa siya tapos, mga ano pa lang siya. Inuna ko muna yung mga bakod. Ito, unahin ko muna to. Ang lawak nito hanggang to sa dulo pa. Yun ang andon sa bukid. Ayan yan, hanggang doon sa ibabaw na yun. So medyo hinati lang namin kasi ano, masyado siyang mataas. Ito, masyado siyang taas. Kaya hinati na ginawa, idinubli namin. Para hindi sayang yung lambat baga. Yan, may mga pusti. Lagyan na lang siya namin ng pusti. Yan. So, hinati namin kasi para hindi sayang yung lambat niya. Kasi hindi naman nalip ano yung kambing. Ano lang naman. Hinati namin. Kuya ko. Yan o. Tapos. Diretso yan doon sa ano. Doon. Malayo ang mararating nitong aming bakod. Andun, yung may lubid na yan. Lagyan namin ng lubid. Hanggang ba ito sa unahan? Yun. Yung sa dulo. Yung sa ibabaw na yun, yun. Para yung takbuhan nila pag umulan. Although hindi naman gaano kasi may mga nyug naman. Although malilim din naman dito. Pero gumawa pa rin tayo sila ng ano, pinaka bahay nila. Kumbaga dito natin sila i-Bartolina.
Kasi in case pag ginawin sila, halimbawa pag umuulan, din natin masabi yung ano, kaya mayroon silang masisilungan talaga. Kasi yun ang napaka ano eh, yun ang pinaka importante sa kanila na mayroon silang, kasi mag, takot kasi sa ulan tong kambing. Kaya gagawa tayo na pinakasilungan nila. Simpleng silungan lang guys, kasi paumpisa pa lang naman tayo. Hindi pa natin kailangan ng magandang ano, magandang bahay nila. Importante mayroon lang silang matutuluyan na hindi Oh. Oh, may mga yo. May mugitik. Apti ko lang gawayo. Sagol ta ko lakton dia. Rele. Ron daga na. Mer pa mo ko. Bura. Patay.